Kita ninyo, wala pang nakagawa sa mga previous presidents natin. Kaya sabi ko sa inyo, BBM lang po ang sakalam. What? Ano ba? Walang EJK-EJK. At kahit siya, kung mag-warning man siya sa mga sindikato ng ano, mga smugglers po, yung warning niya, disente yung pag-warning niya. Walang halong yabang. Ito po yung napakagandang statement na pinalabas ngayon ng aming Congressman Joey Sarte Salceda ng Segundo Distrito ng Albay. Sabi niya, agrarian emancipation to be hallmark of Marcos' first year. Ibig sabihin, ito yung mark of excellence ng unang taon, mga kababayan, na panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating bansa. So, kumbinsido yung aming congressman, mga kababayan, na ang desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na inaksyonan naman agad-agad as priority bills, yung pagbibigay na ng libre. Di ba dati yung mga lupa na inagrarian po? Binabayaran pa rin yon ng ating mga farmers. Kailan po? Lumipas yung mga taon, mga kababayan, yung mga nabigyan ng emancipation patents, hindi man po nakabayad, nabaon sa utang. Di ba? Kasi nga hirap sa buhay. So naisip ng ating Pangulong Bongbong Marcos na wag na lang silang singilin. In comes the law or the bill, sponsored in Congress, at ito yung pipirmahan, mga kababayan, sa bukas into law ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito ang sabi ni Congressman Joey Sarte Salceda, na magiging hallmark sa first year in office ng ating Pangulong Bongbong Marcos, the mark of excellence. Di ba? Ang nagsasalita, mga kababayan, di man dating kapartido ng ating Pangulo, iba yung kanyang Pangulo noon. Pero ngayon, tingnan ninyo, kumbinsido na, mga kababayan, yung aming congressman, na napakaganda yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang ating leader. Ayas? But before ko ibigay, mga kababayan, sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel para lagi kayo pong updated sa mga magagandang balita. Huwag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya. Ayos. Ito po, mga kababayan, yung kanyang statement dito, published by Philippine Star. Ayan yung aming congressman. Ito yung congressman namin na hindi nagustuhan yung hindi pagsama sa Love the Philippines ng Majestic Mayor. Ang isinama, mga kababayan, ng ad agency, magpapa-imbestiga yung Congress. Pag-resume ng Congress po, papatawag nila sa panguna mismo ni Congressman Joey yung mga taga-DOT, yung secretary mismo. Siyempre, kasama siguro yung... But still, may pananagutan sila, yung ad agency. So, ingat ng paliwanag kung bakit yung Dubai, Thailand, Switzerland, pati Indonesia, nakasama sa video clip sa promotion. Yung Mayon Volcano, one of the natural wonders of the world, hindi isinama. Hindi matunawan si Congressman Joey ng ini-interview sa mainstream po. Talagang desidido siyang ipatawag po.
Pero dito muna tayo. So maganda itong statement ng ating ano, ng ating congressman Congressman Joey Salceda. Describe President Marcos expected signing tomorrow or today. Today na pala. Of the Agrarian Emancipation Act, which will free farmers from debt as the hallmark of his first year in office. Pag sinabi mo, sinabi mong hallmark, ito yung marka. Mark of excellence. Badge. Magiging emblem niya na nakakabit sa kanyang pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos as the President of the Republic of the Philippines, na pinatawad ang pagkakautang ng ating mga mahihirap na farmers. The only president na nakaisip po. What? The rest of the ano presidents, the previous ano leaders of this country, nasabi maglilingkod sa mamamayang Filipino, especially to the poor, lalo yung mga dilawa na laging nasa laylayan, ang laging bukang bibig ang mga nasa laylayan, mga mahihirap, hindi nila naisip na patawarin na lang. Hindi man makabayan po yung mga farmers. Eh sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ano mangyayari niyan? Lalo lang silang nalulubog sa utang. Kasi di ba, binigyan sila ng mga lupa from the Comprehensive Agrarian Reform. Simula niyan, nag-agrarian reform yung tatay niya. Tapos ginawang comprehensive ng umupo si Coricong. Pero mga kababayan, yung lupang binigay, hindi man bigay eh, babayaran nila eh. Wala man pambayad, lubog sa utang yung mga farmers for many many years. Eh sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, patawarin na lang. So ito po yung monumental ano legislation na pinapasa niya in Congress in for signing today ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung minimension ni Congressman Joey Salceda na hallmark niya, yung pagpatawad sa mga farmers from paying their debts as the hallmark of his first year in office. Si monumental ano achievement dito mga kababayan na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero siyempre yung mga critics niya, mga anti-Marcos, ida-downplay po ito. Hindi nila ito pag-uusapan sa mainstream. Yung mga dilawag, ano, dilawang istasyon ng radyo at television, hindi man nila ito pag-uusapan. Tayo lang siguro ang mag-uusap-usap dito. What? Ano ba? Kaya kailangang i-viral po ninyo ito para malaman ng mga mamamayang Pilipino. Ito pala, lalo yung mga mahihirap, ito pala yung achievement sa first year in office. Ito yung hallmark. Napakarami siyang ginawa. Di ba? Pero sabi ni Congressman Joey, ito ang niyang pinakang matindi. It's historic in scale, anya. In world view, in what it will bring to the people. You see? Sabi po ng chairman of the Ways and Means Committee of the House of Representatives sa Kapihan sa Manila kahapon. So sabi rito, as per his projections, the new Agrarian Emancipation Act will condone 58.125 billion pesos in agrarian arrears. Yung mga arrearages,
doon sa utang, mga kababayan, sa bangko na hindi man nabayaran, wala man pambayad po. Wala ngang kapital na binigay. Mga kababayan, yung mga previous administration, pinabayaan lang. Kaya yung ibang mga lupa nga, bininta na rin. Sinanla, diritsyo na, binta. Hindi man naging productive, ganon mga kababayan, pinabayaan yung ating mga farmers. Kaya sabi ni President Bongbong Marcos, kailangan niya na ibalik natin yung nobility to the farmers. We honor them. Kailangan erase natin ang pamumuhay nila para marami tayong ma-encourage na bumalik sa farming. Because it is a noble profession, sila yung nagpapakain sa mga mamamayang Pilipino. You see? So ganon, bigyan ng importance ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating magsasaka. Mana sa tatay niya. Yung tatay niya, remember, ako alalang, naaalala ko pang masyado. Noong ako ay maliit pa, nang ako nasa elementary, may nakita ko noon, iwan ko kung pwede nating isearch siguro. Yung picture ng ating dating Pangulong Apolacay promoting farming, siya mismo yung lumusong sa ano, hindi tulad ng ginagawang pag lakad-lakad sa pilapil ni Santa Mama. Siya mismo yung nagtatanim ng palay, mano-mano, planting rice. Hanapin ko nga yung picture, baka makuha ko po. Oh, ito yung image, yung picture ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, nagtatanim ng palay. Yan oh. Nakita ko ito sa mga libro namin sa elementary, mga kababayan. Ano yung purpose ng ating dating Pangulong Apolacay sa paglusong mismo sa Putikan? At nagtatanim siya ng palay to promote farming, to encourage our farmers na sila ay magtanim para mabuhay. Kaya may kanta na magtanim, magtanim, magtanim tayo upang mabuhay. You see, yung in-implement niya, mga kababayan, yung Masagana 99. Tapos ito nga po, yung picture dito, kasama niya yung mga taga International Rice Research Institute. Ito yung re-enact ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang puntahan niya yung lugar ng Iri. Last year, mga kababayan, to re-enact. At itap muli, mga kababayan, ito yung reenactment, si President Bongbong Marcos na po ito. Bagong picture ito, mga kababayan. Yung kanyang tatay, ito po. Ito yung kanyang tatay noong panahon. To promote farming, rice farming, mga kababayan. Yung implementation ito ng tinatawag na Masagana 99. Yun ang unang pagkakataon, mga kababayan, only during the time of Apolacay nagkaroon tayo ng rice self-sufficiency, and we just hope maulit natin ngayon sa panahon ng kanyang anak na si President BBM. So makikita natin yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga kababayang magsasaka, mga mahihirap nating mga kababayan. So, 58.125 billion pesos ang i-condone po. Hindi na, wala nang babayaran, zero yung ating mga farmers, farmer beneficiaries ng agrarian reform. Benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries involving a total of
1.18 million hectares of awarded lands. You see? Kaya sabi ng aming congressman, this is an historic in scale, in world view. Kita ninyo, wala pang nakagawa sa mga previous presidents natin. Kaya sabi ko sa inyo, BBM lang po ang sakalam. What? Ano ba? Walang EJK-EJK. At kahit siya, kung mag-warning man siya sa mga sindikato ng ano, mga smugglers po, yung warning niya, disente yung pag-warning niya. Walang halong yabang. Basta tang sabi niya, mga kababayan, your days anya are numbered. Kasi, pakakasuhan niya. Hahabulin niya, mga kababayan, may order na siya sa DOJ at sa National Bureau of Investigation, pati sa Bureau of Customs, to track down the activities, mga kababayan, dito ang mga smugglers, hoarders na nagpapahirap sa ating mga mamamayan at kasuhan sila ng economic sabotage. You see? O sabi dito ni Congressman, more than 60... dali. O sabi niya rito, mga kababayan, this law is in every sense of the word is emancipation. Emancipation of farmers from debt, emancipation of rural areas from a destiny of poverty, emancipation of land from perpetual idleness. So sabi niya, more than 69% of poverty in this country is rural. The DAR's purpose was to accelerate rural development. But because agrarian lands were tied down and liens, and due to the non-transferability restriction, they could not maximize output. Kaya, hindi man po na-address yung kahirapan po. Unang-una, hindi man po binigyan ng kapital. Ngayon lang sila siguro bibigyan ng kapital, mga kababayan. Inuna muna yung kanilang pagkakautang. So, with this law, ikokondo na po lahat. Wala na silang babayaran. Kaya sabi ni Congressman Joey Salceda, Salceda at the same time expressed bewilderment that while the Comprehensive Agrarian Reform Program, yung CARP law na pinasa noong panahon ni Coricong, had noble intentions, there was practically nothing that the farmers could do to their land on the basis anya that they did not have the capital among many others that were necessary. Ita ninyo yung ginawa ng mga previous administrations beginning doon sa panahon ng CARP law, panahon ni Coricong, basta lang sila nag-implement na wala man pong suporta. Kaya ganun pa rin yung nangyari. Hindi sila makapag-produce ng pagkain, ng pangangailangan para sa food security ng ating bansa. Kaya sabi niya, as far as I am concerned, niya, the old CARP law consigned rural areas to low economic activity. Wala din. Kaya itong batas na pipirmahan po ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito ang sabi ng aming congressman, magiging hallmark niya ito of the first year in office ng ating Pangulong BBM. Sabi ko sa inyo. Ayan man lang po, mga kababayan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating Pangulong Bongbong. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung
application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, mga kababayan, gawa sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.